ating pag-uusapan ay patungkol sa mga apostles and prophets of the church. Ito po ay talagang napaka controversial issue dahil may mga church na nagki-claim na sila ay may mga apostles. Mayroong mga apostles sa kanilang mga churches. Ayan, isa sa mga alamin natin kung hanggang ngayon ang sinasabi sa Biblia ay nag-a-appoint pa ba ang Panginoon ng mga apostles, kasi ang daming mga nag-claim, maraming mga nag-claim sa panahon natin ngayon na sila ay apostol. Sila ay pinili ng Panginoon. Yung ibang mga claims ay ayon lang sa kanilang feelings, o yung iba naman ay nanaginip sila. May mga vision, so ganun po. Tandaan po natin, ang ating Biblia ay kumpleto na po at wala nang additional pa sa Biblia natin, dahil ang Biblia ay complete. Kung mayroon man na sinasabi dito sa Biblia, ito po ay tapos na, at hindi na ang Panginoon ay nag-revealed pa ng additional mga information regarding sa ating Panginoon o sa kanyang ministry, dahil ang Biblia ay kumpleto na. So may mga nag-claims sa panahon natin ngayon. May mga nag-claims na sila ay apostol, sila ay evangelist, sila ay pastor, sila ay teachers. So ngayon po ay alamin natin ang issue tungkol nga sa apostles and prophets of the church, kung ito ba ay existing sa panahon natin ngayon, or ito ay nag-exist bago na kumpleto ang Biblia, bago na kumpleto ang scriptures. So alamin po natin, kaya pag-uusapan natin apostles and the prophets. In Ephesians chapter 3 verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So makikita natin dito ang apostles and prophets by the Spirit. Ngayon, ano ba o sino ba itong mga apostles na na-mention at yung mga prophets na na-mention din dito sa verse na ito? In Ephesians 3:5, so mentions apostles and prophets that know the mystery of Christ. So mga apostles and prophets na nakaalam din sa mystery of Christ, since our saints are troubled at diverse thinking that it either discounts Paul's special apostleship or shows that the mystery was known before Paul. So sa verse naman, kung i-analyze natin, ay mayroon pa pala na mga nakakaalam. Maliban kay Apostol Pablo, ay mayroon pa palang nakakaalam tungkol sa mystery of Christ. So pag ganun ang ating pagkakaintindi, ang mangyayari ay yung apostleship na ito, apostleship or shows that the mystery was known before Apostle Paul. So ito po ay may tinatawag na confusion, or very confusing ang verse na ito, kasi sinasabi naman ni Apostle Paul na sa kanya inirevealed ang mystery of Christ. Pero sa verse na ito ay mayroon pa palang iba. Mayroon pa palang iba na nakakaalam maliban kay Apostle Paul. There is no need to be troubled. There is no need to be troubled about this verse. Right in the middle of one of the clearest passages about the mystery of Christ in Paul's letters. Wala po tayong pwedeng walang pwede na isipin natin na nakakabagabag or mahirap unawain. Ayan, minsan kaya karamihan ay nag-interpret na lang ayon sa kanilang interpretation, dahil nga sa verse na ito ay talagang napakahirap namang unawain. So alamin pa natin, these are not the 12. Yung 12 na na-mention doon, hindi po yung 12 apostol. Hindi yung mga 12 apostles na na-mention dito sa Ephesians
Ephesians chapter number 3. These are not the 12 apostles of the prophesied kingdom gospel, nor are they the prophets of the Old Testament. Kahit yung mga na-mention na propeta doon, hindi rin mga propeta na nag-exist during the time of Paul, and then yung mga 12 apostles ay hindi rin po ang tinutukoy doon. Okay? Hindi po ang tinutukoy doon. These are apostles and prophets belonging to the church, the body of Christ. Ibig sabihin, sa panahon ni Apostle Paul, may mga tinatawag apostles and prophets. Pero ito ay part sa tinatawag body of Christ. So, hindi pinag-uusapan ang 12 apostles, hindi rin pinag-uusapan ang mga propeta under the prophesied program. Ang pinag-uusapan dito, mga apostles and prophets na bahagi sa tinatawag church, the body of Christ. So, kailangang malinaw po sa atin yan. Hindi po basta-basta na i-connect natin dahil ang mga dosing apostol at mga propeta, hindi lang sila ang na-record sa Biblia. Marami pa po. During the time of Apostle Paul, ang daming apostles, ang daming mga propeta, particularly in this program under the dispensation of grace. So, Paul's first of all. Sabi niya, Paul, first of all. Kay Apostle Paul na inirebeld, naunang inirebeld ng ating Panginoon, at mayroon pang iba, okay, mayroon pang iba maliban kay Apostle Paul. Pero siya yung una, sa kanya muna, inirebeld ang mystery program. There is no doubt that Paul's apostleship is unique, having been separated by the Lord himself. So, Paul, first of all. Sa kanya, ulitin ko, sa kanya inirebeld ang dispensation of grace, the mystery program, the preaching of the cross, or the message of the cross. Sa kanya muna nauna, and then inirebeld din ng banal na espiritu sa iba para may kasama si Apostle Paul. At alam naman natin si Apostle Pablo, hindi siya everywhere. Sa kanyang ministry, hindi naman siya everywhere, kaya ang Panginoon ay gumamit ng banal na espiritu na inirebel din sa iba para maibahagi din ang mystery program. Pero hindi ibig sabihin na kay Apostol Pablo lang bago sa kanya mayroon ng nakakaalam. Hindi po. Una kay Apostle Paul. Alamin pa natin. So, the mystery of Christ was first revealed to Paul. The mystery of Christ was first revealed to Paul, who was a chosen vessel, sent as an apostle of Jesus Christ with a new dispensation of the gospel. Acts chapter 9, verse 15. For the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. So si Apostle Paul ay pinili ng ating Panginoon, apostle in this new dispensation. And then 1 Corinthians chapter 9 verse 17. 1 Corinthians chapter 9 verse 17. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So pinapakita dito na si Apostle Paul ay apostle in this new dispensation of the gospel. Ayan. So the mystery of Christ was first. Eh, sinasabi niya, sinasabi dito, was first revealed to Paul. Ibig sabihin, mayroon pang iba. Sa kanya muna, inirevealed ang mga bagay patungkol sa new dispensation, pero mayroon pa pong iba, maliban kay Apostle Paul. Just a couple verses before the trouble verse of Ephesians 3:5, in Paul explains that the dispensation was given to him regarding the mystery.
Okay? Paul explains that the dispensation was given to him regarding the mystery. In Ephesians chapter 3, okay, punta tayo sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verses 2 to 3. If ye have heard of the dispensations of the grace of God which is given me to you ward, how that Christ, or how that by revelation, he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. Okay, how that by revelation, he made known unto me the mystery. So, napakaliwanag po na sa kanya inirevealed ang dispensation of Christ, and it was a mystery revealed to Apostle Paul. So to the Corinthians, kasi isa ito sa mga minsan ginagamit nga, okay, ginagamit to prove na may mga apostol sa mga churches ngayon. Okay, ito po ay ginagamit na mga tinatawag na evidence. So to the Corinthians, Paul declares that he delivered the gospel unto them first of all. Okay? First of all. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse number 3. For I delivered unto you first of all. Okay, remember that word, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So the word first of all sa kanya muna, okay, sa kanya muna inirevealed siya muna ang nagtuturo, and then later on marami na po mga nagtuturo. Ayan, marami na pong mga nagtuturo. Una kay Apostle Paul, and then mayroon pa pong iba. Okay, mayroon pa pong iba maliban kay Apostle Paul. Pero siya ang nauna, si Apostle Paul. So to the Romans, Paul claims to be a separated apostle in Romans 1:1. Romans number 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle separated unto the gospel of God. So Apostle Paul claims to be a separated apostle and magnifies his office as the dispenser of God's grace to Gentiles in Romans 11:13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Tandaan po natin. Okay, dito, separated. Apostle Paul separated apostles. And he was actually claimed and magnifies his office as the dispenser of God's grace to Gentiles. Kaya siya yung tinatawag apostle. He is the apostle of the Gentiles. I am the apostle of the Gentiles. I magnify mine office. Yan sabi ni Apostle Paul dito. Kaya ipinapakilala, alam na si Apostol Pablo ay apostol sa ating mga hintel. However, although he was the first apostle of the church, he was not the only apostle. He was the first apostle of the church, the body of Christ. The church, the body of Christ, he was not the only apostle. So, during his time, during his ministry, hindi lang si Apostle Pablo ang apostle sa church. Okay, pero siya lang ang apostle sa mga hintel. Siya lang ang piniling apostle sa mga hintel, pero doon sa church hindi lang siya ang apostle. Okay, alamin pa natin. Apostle of the church, the body of Christ had many apostles. The church, the body of Christ had many apostles.
At may iisang apostle naman sa mga hintel, si Apostle Paul. Kaya sa kanya nga inirevealed ang programa, the dispensation of grace. He is the dispenser of the dispensation of grace. But dito po sa church na tinatawag body of Christ, hindi lang siya. Hindi lang si Apostle Paul ang apostle sa body of Christ. Ang dami po. Pero sa hintel, siya ang identified apostles sa mga Gentiles. He is a dispenser of this dispensation or new dispensation. So the church, the body of Christ, had many apostles and prophets when it began nearly 2,000 years ago. Ayan. So sa body of Christ lang po ito, hindi natin pinag-uusapan ang program ng kingdom. Hindi natin pinag-usapan ang prophesied kingdom, prophesied program. We are actually talking about this new program na may na-mention regarding sa mga apostles in this present dispensation during the time of Paul, especially the time of transition, the time of transition. So Paul could not be everywhere at once. Katulad nga ng na-mention natin kanina, hindi naman everywhere si Apostle Paul sa kanyang ministry. Pwede siyang mag-ministry sa isang lugar, pero paano sa ibang lugar? Kaya, may mga kasama siya. May mga kasama siya. So, while he traveled ministering his gospel, others were recruited by the Spirit to help. So, mayroon pang iba. Ito po, sa body of Christ. Sa body of Christ lang po ito. Dahil si Pablo ay mag-nag-iisa lang siya sa kanyang ministry. Hindi siya everywhere. At kung may mga kasama siya. At ang banal na espiritu ay tumutulong sa kanyang ministry. We're recruited by the Spirit to help. So we should not forget that the Spirit gave gifts. Kaya nga sa 1 Corinthians, makikita natin na ang banal na espiritu ay nagbibigay ng gifts. Okay? Nagbibigay siya. Gifts of prophecy and possessions of apostleship to others after Paul in the newly revealed Church of Christ body. So, ganun po ang work. Okay? Ministry ng Holy Spirit during the time of Paul. Na tumutulong siya, kaya nagbibigay siya ng mga gifts sa iba. Okay? Nagbibigay siya ng gifts of prophecy, and possession and apostleship. So in 1 Corinthians 12:10, dito po makikita kasi natin kasi napakahalaga ito. 12:10. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another delivers or diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. So dito po makikita natin isa sa work ng banal na espiritu, ang banal na espiritu ay nagbibigay sa man ng gifts sa iba para ito na may makakatulong din sila sa ministry ni Apostle Paul. Katulad nga ng nabanggit natin, si Apostle Paul hindi siya everywhere. So ang banal na espiritu ay tumutulong din, nagbibigay din siya ng gifts sa iba, gifts of apostleship. Katulad nga ng binasa natin, working of miracles, to another prophecy, discerning spirits, and diverse kinds of tongues. Ayan po. In 1 Corinthians 12:28, doon makikita din natin sa verse 28, another description na talagang may kasama si Apostle Paul. Kay Apostle Paul sa kanyang ministry. Sa verse 28, and God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Okay? So, sa ministry ni Apostle Paul ay mayroon siyang kasama during his ministry. Dahil nga, hindi siya everywhere. And God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles. So, yun po, na makikita natin na talagang
Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa ministry ni Apostle Paul at nagbibigay din siya ng gifts sa iba. Okay, nagbibigay din ang Panginoon ng gifts sa iba para may kasama si Apostle Paul. So, si Timothy and Silvanus and Epaphroditus ay tinatawag silang apostles. Okay, in 1 Thessalonians 2:6. Kaya nga na napakahalaga na maunawaan natin kasi pag ang unawain lang natin o intindihin natin ay ang 12 apostles ay ihalo natin sa time ni Apostle Paul, magkaroon po ng problema. Okay, magkaroon ng problema doon. 1 Thessalonians chapter 2. Okay, 1 Thessalonians chapter 2 verse number 6. Nor of men shall we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. So, na-mention apostles of Christ, ito po yung mga kasama ni Apostle Paul. In Philippians 2:25, Philippians chapter 2, verse 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. May mga ang daming kasama si Apostle Paul sa kanyang ministry at yun ay tinatawag na apostles ay ang iba prophets. So, kasamahan ni Apostle Paul ang mga yon, pinili, inappoint ng banal na Espiritu. It was this Spirit-filled church, apostles, who also prophesied mystery truths as they were laying the foundation of the early church wherever they were sent in Ephesians chapter 2, verse 20. Ephesians chapter number 2. Okay, verse 20, and are built upon the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So ulitin ko yung prophets and apostles na mention, hindi po ito referring sa prophesied program ng mga prophets, apostles, hindi ito patungkol sa mga dosing apostol at yung mga propeta, kundi itong mga na-mention dito, okay, yung mga na-mention dito, ay ang mga apostles and prophets in this program, in this dispensation, in the church, okay, the church, the body of Christ. Sila po yon, hindi yung mga 12 apostol, hindi din yung mga propeta sa kingdom program. Kaya it was this spirit-filled church, apostles, who also prophesied mystery truths as they were laying the foundation of the early church. After the church was established in mystery truth, these foundational gifts were no longer needed. Kung nung natapos na, tandaan natin, Apostle Paul laying the foundation. Okay, habang nilaid niya yung foundation, may mga kasama siya, mga apostles and prophets, meron. Pero nung natapos na, wala na po ito. Nung natapos na siya sa doon sa kanyang ministry, after na nalaid na yung foundation, wala na po ito yung mga apostles at saka prophets. Wala na po. Okay? Wala na po ito. Kaya nakakalungkot na may mga nag-claim ngayon na mga sila ay apostles, sila yung propeta. Nakakalungkot po dahil ito ay nag-exist noon habang yung foundation ay ginagawa pa. Ito yung mga kasama ni Apostle Paul. 1 Corinthians, punta tayo sa 1 Corinthians muna, chapter 3 before chapter 13. Punta muna tayo sa chapter number 3 ng 1 Corinthians. Okay, 1 Corinthians, start reading verse 10. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon.
For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. How, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So, ito po, kailangan maging clear sa atin habang ginagawa ang foundation, because Apostle Paul was a master builder. Okay, siya ay isang master builder. At nilaid niya yung foundation, prepare niya yung foundation, at may mga kasama siyang apostles, prophets in the dispensation of grace, or in the church, the body of Christ. So after the church was established, yung na-established na po, church was established in mystery truth. These foundational gifts, okay, these foundational gifts were no longer needed. Hindi na po kailangan yon after. Okay, after that, basahin natin ang 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, 10 to 11, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So yung mga bagay niyon, it's under the transitional period, under the transition, okay, yun po ay nag-exist yung mga spiritual gifts under the transitional period, pero after that, nag-cease na po ito. After that, ay nag-stop na po ito. Okay? After that. Kaya, in verse 8, charity never faileth, but whether there be no prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ayan po. So, ang naiwan sa verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. So, makikita natin, may tatlong naiwan, pero the rest ay wala na po. After the after na na-establish po ang mystery truth. Okay? So, tuloy natin. Kaya nga sa Ephesians 4:11 and 12, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. So yung mga na-mention dyan, yun po yung kasama ni Apostle Paul that time habang ini-establish ang mystery truth, pero after that, wala na. Nag-cease na po yun. Okay? So, hindi pwedeng i-claim gamitin ito na foundation sa mga churches ngayon, sa mga local churches noon. No, tapos na po ito. Ito yung mga kasama ni Apostle Paul habang ini-establish niya ang mystery truth. Okay? To edifying. Okay? Edifying of the body of Christ till we all come in the unity of the faith. So, yun ang purpose. Yan, ang purpose that time talaga na kung bakit ibinigay. Balik po tayo. Si Apostle Paul, hindi siya a believer sa kanyang ministry. Ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa kanya. Okay? Tumutulong sa kanya para madaling ma-spread yung gospel of the grace of God. Pero sa kanya muna inirevealed. Okay? Sa kanya muna inirevealed. So the 12 apostles excluded. Doon sa ministry ni Apostle Paul, excluded ang mga 12 apostles. Hindi po kasama doon. Hindi kasama sa ministry ni Apostle Paul. None of the 12 apostles of the kingdom were also apostles of the church. Yes. Wala po. Hindi sila part. Hindi sila apostles of the church. The only foundation they laid was of Jesus Christ according to the or according to prophecy. Sino yun? Yung mga 12 apostles. Ang foundation naman, ang kanilang
ang ginagawa, ang kanilang ministry is the Jesus Christ according to the prophecy. So the 12 apostles were apostles of Israel's 12 tribes in their earthly kingdom. Yun po ang ministry ng mga apostles. Were apostles of Israel's 12 tribes in their earthly kingdom. Separate po ang programa ni Apostle Paul. Okay? Separate ang programa ni Apostle Paul. Hindi po kasama ang mga 12 apostle. None of the 12 knew the mystery. Okay? Wala sa 12 na alam nila ang mystery when they were sent with this their gospel. When they were chosen by the Lord, they did not know that Christ needed to die. Hindi nila alam yun ang mga 12 apostles. Not to mention anything about this mystery preaching of the cross. Kaya nga sa Luke 18:31-34, ay hindi nila naunawaan yun. Hindi naunawaan ang mangyayari sa ating Panginoon. Punta tayo sa Lucas. Luke chapter number 18. Number 18, start reading in verse 31-34. Then he talked unto him the 12, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death, and the third day, he shall rise again. Verse 34, kung naunawaan ba ng mga 12 na apostles, and they understood none of these things, and the sayings was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Hindi naunawaan ang mga bagay na ito patungkol kay Kristo. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, itinago na lang. Not mention anything about the mystery preaching of the cross. So the Spirit gave the 12 understanding of what the prophets spoke since the world began at Pentecost. So yung mga 12 apostle, yes, sila ay tinuturuan din para maunawaan ang mga bagay, ang propesya since the world began at Pentecost. But not a word was spoken about the mystery. Hindi yung patungkol sa mystery kept secret since the world began. Kaya dito sa Acts chapter number 321, whom the heaven must receive until the times of restitutions of all things, which God had spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Okay, ito po yung mga apostles. Mga apostles, ang pinag-uusapan, ang naunawaan nila, hindi yung mystery or yung secret program. Ang pinag-uusapan po dito ay ang programa since the world began. Another verse in Acts 3:24, yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after as many as have spoken have likewise foretold of these days. Compare natin sa 16:25 ng Roma. Romans chapter 16:25, Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So dito makikita natin ngayon bakit ang mga 12 apostles ay ipinaalam or ipinaliwanag or ipinaintindi ng banal na espiritu ang programa since the world began. Kay Apostle Paul naman inirevealed ang isang programa kept secret since the world began. So, napakaliwanag na ang 12 apostles ay hindi nila alam ang dispensation of grace or the mystery program. The apostles and the prophets of Ephesians 3:5 cannot possibly be anything. Yung mga na-mention sa Ephesians chapter 3 verse 5 ni mga apostles and prophets cannot possibly be anything but church apostles and prophets since Paul was the first to receive the mystery of Christ. And the only apostles and prophets who have knowledge of the mystery comes after Paul as part of the church, not Israel's kingdom. So tandaan natin yan,
sa church, the body of Christ lang po yung mga na-mention, hindi po sa Israel's program. Okay? Huwag nating ihalo yung mga na-mention under the time of Apostle Paul, at under the prophecy program, under the mystery program. Iba po dito. Okay? Iba po sa time ni Apostle Paul. Iba ang programa sa time ni Apostle Paul. Kung mayroong apostles, prophets sa kingdom, mayroon din po dito sa mystery program or sa dispensation of grace. Mayroon po. Pero kay Apostle Paul, first inirevealed, and then yung iba ay binigyan din sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral, para hindi natin maipaghalo ang dalawang programa, ministry under the prophecy and under the mystery program. Kailangan po natin makita ang distinction between these two. So hanggang dito na lang ang ating pag-aaral. Maraming salamat.